Hello, hello, hello! Yes, this is your host, Margo Dragonesa, para sa Travel Wishlist! Nandito po tayo sa DZME 1530, Quince Trenta, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Maganda po ang ating episode today! Ready na po ba kayo? At kung hindi pa, welcome, welcome, welcome again sa ating Sunday Easy Breezy for Travel Wishlist. Kasama po ang babaeng dragon, Margo Dragonesa, para sa Travel Wishlist. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Uy! Ang araw natin ngayon is December 9! Araw ng mga kagandahan! Nako, nakuha niyo na ba ang 13th month pay niyo? I'm sure lahat kayo busy. Sa lahat ng mga travelers, mga ka-OFW ko sa radyo, live na live po tayo sa Manila. Siyempre, dyan po tayo sa DZME 1530 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. At syempre, bago tayo tuluyang mag-start, wini-welcome ko rin po ang ating mga ka-travel wishlist sa ating Facebook at sa ating YouTube. Sa mga YouTuber, YouTube guys, YouTube. Sa mga millennials, say it like this, YouTube at hindi YouTube, ha? Okay, so nandito tayo sa tent. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Magandang hapon, Athanski Edma. Welcome, welcome. It's another beautiful Sunday. Araw ng December 9. Ang oras natin ngayon ay 4:05. Don Sharing, thank you very much, Athanski Edma. Yan. Nako, malapit na ang Christmas party ng DZME. Kung sinong gustong makiambag, yehey! Ano ba? Tama ba ang ating Christmas party? Pwede ko bang sabihin? Wag na. Pero syempre, bago tayo mag-start ng tuluyan, tayo po ay magpapasalamat sa ating may kapal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Panginoon, maraming salamat po sa another episode po ng Travel Wishlist. Lord, pagpalain niyo po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa amin ngayong araw na ito, Lord. Bigyan niyo po sila lagi ng kasiyahan at kalakasan. Lord, inaangat ko rin ang mga kasamahan ko dyan po sa radyo, sa may OMM Sitra, Lord. Lagi niyo po silang papatnubayan, bibigyan ng kalakasan also, Lord. Tinataas ko rin ang aking mga boss, sila Sir Tony Tabad, sila Sir Ed Sarto, lalong-lalo na ang aming big boss na si Congressman Butch Pichai, Lord. Pagpalain niyo po sila lagi ng maraming, Lord, para Lord, lagi po kaming kasali. And thank you, Lord. We praise you, Lord. Lord, lahat po ng mga nanonood ngayon, Lord, inaangat ko rin. At sa mga nakikinig, yung mga mahal naming OFWs, Lord, huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Bibigyan niyo rin po sila ng lakas ng loob at kasiyahan araw-araw. At lagi niyo po silang bibigyan ng biyaya. Sa ngala ng iyong Jesus, amen. Yun, no? Thank you very much sa mga nakisabay mag-pray. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, alam ko marami sa inyo ay nagtataka bakit hanggang ngayon ang passport natin ay third world pa rin. Kaya nga napaka-importante na matatatakan ang passport ninyo. At syempre, ang importante din naman ay dapat kayong namamasyal sa inyong bansa. Kasi syempre, pag nalibot nyo na ang Luzon, Visayas, and Mindanao, kailangan nyo nang pasyalan ang buong mundo. Yan ang topic natin ngayon. Bakit importanteng mamasyal at mag-travel around the world, hindi lamang sa Pilipinas, kahit na third world pa rin ang ating pasaporte. Ayan. Hi, Dan Core James! Si Dan Core James, Chan Padayaw ng U. Tama ba?
ng UMC. Tama ba? Ito yun, o. Oh. Papakita ko sa iyo ng very, very light. Diba? That is how Travel Wishlist travel. Ayan. Ang official ride ni Margo Dragonesa. Yan. UCM. UCM. Dancor James Chan Padayaw. Kamusta na kayong lahat dyan? Thank you very much. And please, please do share this dahil papagalitan ko na naman ang mga kababayan natin sa Pilipinas dahil sa mga ginagawa sa inyo. Hindi, biro lang. Hello po, Mau. Sabi ni Dancor James Chan Padayaw. Thank you very much. At lagi kang nakatune in. Ayan. At syempre sa mga kababayan kung bago lang dumating, welcome, welcome, welcome. Another episode of Travel Wishlist. This is Margo Dragonesa sa DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Welcome, Chris Quapinco! Kamusta na ang ating paragis dyan? Manila, I'll keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Yan. So magkukwentuhan tayo. Siyempre, Dancor James Chan Padayaw, UCM Group of Companies, lalong-lalo na ang binibilang ko lagi ng pyesa ng ating ATV or all-terrain vehicle. Yan. Balita ko kayo ay magsiswimming dito. Mamaya natin ipakikita ng very, very light. Sige na nga. Ako po nasa harapan ng karagatan. Good PM, Coach Drop, sabi ni Coach Chris Quapinco. Wow, malapit na ang Christmas. Nakikita nyo yan? Nako, marami tayong oras. I will be with you until 5:30 ng hapon. Tayo po ay laging nasa Sunday. Easy, beautiful Sunday lang po sa DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Yan. Upisahan na natin ang ating kwentuhan. Kung kayo ay merong mga question, ay nako, St. John San Juan. Kailangan ko na yata ng massage. Kailangan mo akong masahihin at masakit na ang aking mga bilbil. Pinabati ko ang aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga masisipag at nagagandahang mga OFWs ko. Monica Viernes de la Cruz, hello Miss Beautiful, good PM po sa Pilipinas, good morning sa Kingdom of Saudi Arabia, Allahu Akbar, shukran ya habibti. Ayan, at meron na akong dalang ilaw kasi baka biglang mawala ang ilaw. Yan, tayo ay nagka-camping. Ayan, sabi ni Raniel Jose Castaneda, thank you very much for watching. Ayan, regalo coach, meron. Siyempre, ang regalo ko sa'yo ay isang napakagandang lampara. Sino na sa inyo ang nakapag-perform sa Christmas party? I'm sure marami sa inyo ang excited, hindi ba? Alam nyo, hindi naman totoo na kailangan talagang sa bata lang ang Christmas, di ba? Pero syempre, kailangan din nating lumugar, di ba? Gaya ng pagsiselos, lalagyan nyo ng lugar. Kunyari, ako, nagsiselos ako, Margo, Morong Bataan, gano'n. Hindi, biro lang. Hindi, lahat naman ng bagay, kailangan nating ilugar. Pero ang maganda dito sa ating show every Sunday, wala lang tayong ano, bad tripan. Ha? Ako lang ang mambabasag sa inyo. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Gustong-gusto niyo yung mga kalokohan ko. Hindi, kasi alam mo, lalo na kapag magpapasko na, ano pa ba, ang dami natin iniisip, di ba? Sa mga taga mga OFWs ko dyan, yung mga nasa ibang bansa, ayan na, nagdadramahan na ang mga kapamilya natin, no? Yung ating mga nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong kape, lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ayan. Sa mga ka-OFWs ko, minsan, wag din po kayong tanga, ha? Kailangan din nating ipunin ang mga pinaghirapan natin. Hindi para lang naman sa atin, kung hindi para din naman sa kanila. Oo. So siguro, pagka mga tulong-tulong, hindi na masama yung kumbaga sa mga taga Saudi dyan, mga Saudi, Riyadh, mga ganyan. Napakabigat na ng 50 riyals. Alam nyo ba ang katumbas ng let's say
Basta times 11 yun. Kasi ang 250 real already is a food. Pagkain na po yan ng isang buwan ng isang OFW gaya ko. Ayan. Hi, JC! Si JC Lanusa Bolisay, ang celebrity chef. Kailan kaya kita maigi-guest dito? Palagay ko, hindi ko nakakayanin ang budget mo, friendship. Kasi sikat na ikaw. Makikita nyo po siya sa, ano nga bang show mo, bakla? Anong channel yun? Alam ko magandang umaga. Ayan. Siya po yung magandang babaeng maputing-maputi. Ayan, na nagluluto, na napakasarap. And if ever, kung papasyal ka rito, lutuan mo ko nung, gusto ko yung nakikita kong chili crab. Ang sipag-sipag nitong babaeng to. No? Saludo ako sa'yo. Lahat na pinasok mo, para kang ako, teacher, ano pa ba, nagluluto, diba, no? Hi, ma! Si Lita Hugo, kamusta ka na dyan? Pag-uusapan natin ay alam natin na third world ang ating passport dahil la third world pa rin ang ating country. Pero okay lang yan dahil ganyan tayong mga Pilipino, hindi ba? Again guys, let me remind you that you guys are watching and listening, watching dito po sa Travel Wishlist sa DZME 1530 1531. Sa kanan ang himpilang may paninindigan, ito po si Marga Dragonesa para sa Travel Wishlist. Promise me you never. Magbubukas tayo ng ilaw. Yan! Ganda ng ilaw ko. Isasabit ko ang ilaw na ito. Hinaan ko ng konti ang sound. Yan! O, sabi ni Dancor James Chan Padayaw, inchi ka ba? Sa hashtag daw na UCM, ATV Motors, the official ride of Margo Dragonesa. Tama, yan. Kaso lang yung hashtag mo, palitan mo kasi kulang ng H. Official. Oh, Monica Viernes de la Cruz dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ala pong Christmas, kaya po kami dito, wala ring bonus. Ay, walang hadiah, habibti. Pero alam mo, saan ka ba? Teka lang ha, tayo ay maglalagay ng ilaw. At habang tayo ay naglalagay ng ilaw, ayan. Sinabit ko na ang aking ilaw at nahulog ang aking ilaw. Ayan. So, syempre, kung nakikita nyo ngayon, ako ay nakaharap sa dagat. Sa karagatan ng China dahil ako ay isang chinelas. Chinelas people para sa China. Sabi ng mama ko, si Dita Hugo, ang ganda ng suot mo. I would like to thank myself. Sexy na ako. Just... Kamusta daw kayong lahat? Ayan, si Tita Lita Hugo po ang naka-discover, rediscover ulit ng Paragis. Pero wag kang mag-alala, Monica Viernes de la Cruz sa Kingdom of Saudi Arabia. Nung nandyan din ako sa KSA, sa Riyadh, sa Exit 10, kami ng aking mga ka-Filipina workers, ayan, ay medyo nagkaroon lang, nagpaalam naman kami, no? Kasi mamaya hindi kayo magpaalam. Magpaalam kayo ng very, very light. Tapos mag-ambag-ambagang kayo. Tapos maghanda-handa rin kayo. Huwag naman kayo masyadong madrama. Kasi pagdating ng December 24 ng gabi, ngal-ngal-ngal-ngal kayo. At least, you know, remind something. Bumili kayo ng maraming prutas. Huwag na kayo magpansit, mag-ano, mag-lupia. Huwag na mga ganun. Siguro, bili kayo ng mga chocolates, tapos mga tipong juice, kasi wala namang alak dyan. Ano pa? Mga fruits, yan. Punuin nyo yung basket nyo, tapos kakain-kainin nyo rin yun. Sabi ni Monica, sa Kaka-Aluf, ano, Aljufe po ang probinsya dito. Okay lang yan. Pero pwede nyo namang, wag nyo lang papakita na nagpa-party-party kayo, mahuli kayo. Sabi ni Elizabeth Lumampas, masarap mag-travel abroad kung may pera. Sa mga mahirap tulad, hanggang pangarap na lang po, madam. Hindi totoo yan, Elizabeth. Aram mo, ang dami-dami kong kakilala, mga millennials na hindi naman kailangan mangutang, ano. Alam nyo kasi, kung titignan nyo lang at magtatanong kayo, wag na kayong pumunta masyado sa agency. Ang problema kasi sa mga agency, when you travel, talagang kailangan mo ng limpak-limpak na salapi. Kaya nga papaalalahanan ko kayo sa inyo kung bakit at bakit papano tayo makakapag-travel. Kahit naman walang masyadong pera. Alam nyo, ito nga yung ating usapin ngayon. Tungkol nga ito sa travel, ano? Sabi naman ni Monica, naku po, sobrang higpit dito, madam. Bawal po kaming pumunta sa kapwa namin Pilipina. Oo nga, huwag kayong magkikita-kita kasi pag nagkasama-sama kayo tapos nagpatugtog kayong malakas, naku, yari kayo talaga. Siguro mga text-text na lang kayo, sabihin niyo, Merry Christmas, mga ganun, no? Kasi siyempre para sa atin,
Christmas is the birth of Jesus Christ, 'di ba? Pero para naman sa atin, hindi naman natin kailangan magdrama. Okay? So again, let me remind you, good vibes, good vibes. Oy, Sherwin Marcoe, maganda ka pa sa hapon. Thank you very much. Welcome to Travel Wishlist. Ito po ang inyong babaeng dragon, Margo Dragonese, para sa Travel Wishlist sa DZMB 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Sounds. Ayan. Angel Nomi, welcome sa'yo. Taga saan ka? Hi po, Miss Maganda, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Allahu Akbar. Ya Habibti, shukran, shukran. And sabi ni Syke Syke, nice ang suot mo, madam. Ay, ma'am, thank you naman. Ito ay, ang tawag dito ay scarf. Scarf, yan. Actually, mura lang to. Oo, sa palengke ko lang to nabili ng Olongga po. Siguro, if I'm not mistaken, siguro mga 200 pesos, sesos lang to. Mura lang to talaga, oo. Kasi tayo ay nasa karagatan ng China. Syke, siya ang aking anak. Hello, Syke. Ako ang anak ni Lita Hugo. Ayan. Okay, so, ang oras natin is 4:19. Tama na ang mga intro-intro. Babalik na tayo agad-agad. Talaga, ma'am, ganda siya. Thank you. O sige, bilhin mo 500. Negosyante tayo eh. Hindi. Pero alam nyo ba, ito ang mga makukuha nyo at dapat yung magawa. Especially, bakit masayahin kahit papano, kahit wala na kaming makain at kami ay nasa Saudi, yan, sa Riyadh, mga OFWs, kahit papano ay naiibsan ng aming kasiyahan dahil kami ay nasa ibang lugar at ibang bansa. Hi Angel, I'm here together with Monica Biernes de la Cruz. Ayan naman pala, magkasama kayo. Di pwede kayo mag-celebrate ng 40-40. Huwag lang kayo magpapatugtog ng malakas. Kung if ever type nyo talaga, siguro mag-share na lang kayo ng gaya ng ginagawa namin ng aking mga kasamahan dati, nung araw, eh gabi na, meron kaming earphone, tapos may, syempre na doon yung music, tig-isa kayo ng earphone, tapos doon kayo sumayaw-sayaw, kahit mukha kayong baliw, ganyan-ganyan lang kayo doon. Ganun po talaga sa Saudi, bawal lang loud music, haram yun. Oo, you're welcome ma'am, you are very much welcome din, sabi ni Mama, Tita Lita Hugo. Sa mga gusto pong umorder, i-message nyo lang po si Lita Hugo kung kayo ay nasa abroad. At saka si Chris Quapinco, ayan, makikita nyo may Chris Quapinco sa mga gusto umorder ng ProMag sa aking beautiful skin. Kanina nag-ProMag ako kasi nga sunog na ako. Tapos para naman sa mga naha-high blood, may diabetes, ayan, nandiyan si Lita Hugo. Pwede kayo kay Chris Quapinco umorder ng Paragis. Ayan, ready na siya. Oo. Angel Nomi, walang Paragis sa Saudi. Hindi mo alam yon, i-hashtag Paragis mo. Okay. Ano nga ba ang kaimportantehan ng ating pasaporte kahit na ito'y third world? Ano ibig sabihin ng third world? Ito'y parang napag-iiwanan na. Okay lang yan. Alam nyo kung bakit? Ang budget naman natin ay kakayanin natin yan. Just like paano kayo nakakabili ng inyong mga cellphones, yan, mga cellphone nyo. Imagine nyo 2 years ago, alam ko wala kayong, you're welcome Coach Chris. At saka hindi lang pala Paragis at ProMag, pati Walis Tambo. Pwede rin kayo umorder kay Coach Chris Quapinco dahil ito'y galing sa Baguio. Yo! Hi Erica De Jesus Gonzalez! Kamusta ka na dyan? Congratulations sa iyong baby. Nakikita ko na mamasyal-masyal kayo. Thank you very much for tuning in. I'll see you soon. Pasensya na po kayo at hindi ako nakakabisita sa inyo dahil ako po ay nandito na sa Morong, Bataan. Okay, so, ano nga ba ang pagiging third world country natin? Ang third world country natin ay ika nga eh, na pag-iiwanan daw. Daw lang naman yon. Pero depende naman sa paningin mo, syempre. Sabi ni Syke Syke, tapos na po kaming naka-order ng tea at ProMag. Nako, good job! Hi, Anjanette Jamot! Kamusta ka na dyan? Si Janet Jamot, ang pinakamagandang Koreanang Pilipina sa buong, ano, sa buong Africa. Charot! How are you? I miss you. Monica Viernes, hahaha, opo. Kitir Haram. Hina Saudi ang music, correct, Kitir Haram, very very na, very very noisy. Oo. Kumusta Chris? Nako, nakabenta si si Coach Chris kanina ng Paragis at dinayo pa kami, talaga galing pa sa Africa. Nagkwentuhan talaga si Lita Hugo at si Chris Quapinco dito sa show ko. Okay naman daw, sige, ano pa ba ang mga nangyari sa inyo?
Ay, taga dyan ako sa Morong Bataan, ma'am. Ay, talaga, Angel? Saan ka dito sa Morong? Dito mismo sa Morong. Kami dito sa may malapit sa crossing, Sitio Crossing. Hi, Flor Yumol! Hello, Harley Balbuena. Ingat-ingat, Dragonesa. I'll see you soon, guys. Anjanette Jamot, I miss you, coach. Ang pretty mo. Thank you naman. I would like to thank myself for putting my makeup on. Hi, ate. Watching here in, ayun, sarap naman dyan, El Nido, Palawan. Si Nico Panim Antoy. Nako, huwag kayong mag-aalala. Kahit na kayo ay walang budget, siguro ang suggestion ko ganito. Kasi ganito yung ginagawa ng mga millennials na nakakapag-travel. Imagine niyo ang millennials, mga estudyante lang yan. At mind you, hindi naman lahat ng mga millennials ngayon ay talagang sadyang may pera, no? Lalo na ngayon compared nung araw, ah. Feeling ko mas mahirap mag-ipon ngayon kesa nung araw. Bakit? Hi, Zen Jenny Seldek, si Bonsai, si Castro. I love you, my ate coach Joe. I love you too. Congratulations. I'm proud of you. Ito dati, ito walang ano, ha, huwag kang sasama loob, ha, kasi marami tayong mga kababayan. Kita mo tong si Zin Jenny Sel Castro, nasa Riyadh din yan. Alam nyo, dati, kinuha naman siya ng aming kamag-anak, brother naman, kadama lang yan dati. Pero syempre, wala naman kasi talagang pwedeng puntahan na, natatanggal yung ano ko, ha. Diba, no? Pero ngayon, say mo, alam nyo, nagpursigi siya kahit na napaka lilimang piraso lang nung height niya. Ang liit-liit niya, ganito lang siya kalaki, oh. Pero nag-aaral siya doon, nag-ipon siya, nag-enroll siya. At ngayon, siya na ay isang Zen. Ano yung Zen? Sila yung mga may kasalanan ng mga zumba-zumba na yan. Sila ay nagtuturo, hindi ba? So ngayon, yung mga prinsesa ko, hawak-hawak mo na, mayaman ka na ngayon. I'm so proud of you dahil sa iyong pagpapursige. Nako, pero ang isa lang ang masasabi ko sa'yo, Zen Jenny Sel Bonsai Castro, huwag kang babalik dito para lang mag-asawa, sasaksakin kita. I'm sure tricycle driver lang, wala namang problema sa tricycle driver kasi mga uncle ko may tricycle. Pero ang point ko is, nandiyan ka na, tanga, huwag ka na yung tanga. Dahil may anak ka na eh, diba? Nagkaanak ka na. Pinagalitan, ha! Ay, sa Balanga, malayo, malayo ang Balanga dito, mga... Siguro mga 2 hours away ang Balanga, friendship. Oo. Teka muna, sabi ni Angel Nomi, malayo yun. Nico Panim Antoy, hi, magandang hapon po. Congratulations daw kay Nico Panim Antoy, aka Nick Antoy, for passing the license. Oy, ang ganda naman, nakakatuwa. Licensure examination for the professional teachers. Thank you from his family and you are very much welcome. Congratulations! Sa iyo, proud ate. Tama, thank you so much. At huwag kayong mahihiya kung sa ibang bansa man kayo ay nag-start ng kadama o sabihin natin mga chambermaid or maid. Huwag kayong mahihiya. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa atin, diba? Kasama na ako dun kasi umalis ako nun. Fitness instructor ako, pero umalis ako nun. Ang visa ko ding! Cleaning lady! Buti na lang, di ako marunong magbasa pa ng Arabic noon. Pero nung pinabasa ko, cleaning lady. Wala naman kasi talaga nagiging boss. Ano, aalis ka sa Pilipinas, boss ka agad. Ang galing mo naman. I just listen sa mga payo mo, sabi ni Bonsai. And thank you kay doctor, ang ating tay. Oo nga, alam mo, ang nakakatuwa is yung tayong mga OFW, no? Hi, Mutya! Alex, how are you? Tayo ay tinutulungan ng ating mga... kakaibang dayuhan na yan. Ang makakasakit pa ay yung mismong kapwa natin Pilipino, sila pa yung naninira sa atin. Sana magbago na tayo, di ba? Ang dami nating reklamo, kesyo yung presidente, yung mayor, yung kung sino-sino dyan, nanay nyo, problema nyo, tatay nyo. Hindi, kayo ang may problema. So kung tatanggalin nyo yan at forgive kayo, wala na kayong problema. Hi, Mucha! Alex, I love your makeup. Ay, naku, i-browse mo. Nagpakita rin ako kung paano. Simple lang to. Wala akong foundation. Oo. Mahal kasi ang foundation dahil malaki ang mukha ko. So, moisturizer lang yan. At ang mga shadow lang. Oo. Anyways, mabalik tayo. Babalikan ko kayo. Sabi ni Monica, ma'am, beautiful po.
okay, lakas ng energy nyo, okay na okay sa aming mga manonood. Good job, ma'am. At every Sunday ko po, ay salamat naman, kaabangan mo ko. Naku, thank you very much kahit papano sa aking mga kababayan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Kahit na ganito ay natutuwa ako dahil alam ko talaga yung pinaghihirapan nyo at pinagdadaanan nyo. Alam nyo guys, sa mga hindi pa nakakapunta sa Saudi, pag gising namin sa umaga, maaga kami, maririnig mo na agad sa alas 5 ng umaga, Allahu Akbar! Tapos naliligo ka na nun, para ka nang nababaliw nun, diba? Tapos, ang mahal-mahal ng inumin, bibili mo yung sarili mong inumin, pagkain, diba? Kung medyo malas-malas ka pa, doon ka papatutulugin ng amo mo dun sa banyo. Oo, doon sila, wala silang room para sa ano, yung mga kasama sa bahay. Ang tingin talaga sa mga kasamahan nila, lalo na kung kadama, ibig sabihin parang katulong, no? Or cleaning lady, ganyan. Parang kala mo talaga busabos, pero hindi nila alam, kami, tayong lahat ang nagbibigay ng kasiyahan. Kasi talaga hindi sila nag-uusap doon. Pangalawa, yung mga bata bobo. Hindi marunong mag-English, hindi rin marunong magsalita. Nakatingin lang na gano'n, hindi mo nga alam kung anong buhay pa ba yun. Pero dahil sa atin, natututo silang maging masaya. Di ba? Di ba, Angel? Tama daw ako dyan. Oo. Pilipino. Pilipino ang kapwa nating sumisira sa atin. Hello, Jana Cruz! Cruz, thank you very much for watching. Paki-announce mo na pumunta daw dito sa iCamp sa December. Libre magpagamot at ang gamot, regalo ng iCamp. Wow, talaga ba? Sabi ni Mama. Ayan. Pero syempre, kung ang sakit nyo naman ay single kayo, wala kaming magagawa dyan. Pero itatry ko yung best ko, no? Paminigay ko yung number nyo sa mga Saudi. Okay. So, ang oras natin is 4:29. We still have a lot of time para pag-usapan tungkol dyan sa pasaporte na yan. At bakit nga ba tayo kailangan mamasyal at mag-travel? Alam nyo, ang pagta-travel ay also a form of education. Kasi isipin nyo, ha, kung kayo ay mag-aaral, ito, simpleng, wag mathematics, dumudugo yung ilong ko sa mathematics. Eh. Simpleng ano lang to, sibling computation. Wow! Hi, Jericho Pinko! Hello, I love you, I miss you. Sana makapasyal tayo, no? Kamusta ka na? Balita ko, busy ka. And ikain mo na lang ako dahil ako'y nahihilo na sa pagda-diet. Oo. I lost my pawis. Okay, so, ano nga ba itong travel na to? Bakit kailangan nating mag-travel at importante sa atin ang pag-travel? Gaya rin ito ng pag-aaral, mga bata. Bakit? Kasi, lalo na kung ang pasaporte natin, yan yung ating card. Yan. Kasi diba pag nag-aaral tayo, ano yung mga nakukuha natin pag nag-aaral tayo? Siyempre, number one, ano, yung marunong ka mag-English, paano ka mag-basa. Yan. So, syempre, natututo ka ng English dahil yun naman talaga yung pinag-uusapan at ginagamit sa buong mundo. Pangalawa, natututo ka pa ng magbasa at nagagamit mo ito. Kasi, syempre, kahit sa school, kung wala ka naman kakilala, kahit college, ang dami kong kakilala. Actually, tita ko, mga tita ko, wala naman mga kausap ng mga foreigner. So, nakatapos sila ng college. O, biro mo, mga midwife pa yan, ano pa, mga accountant, mga ganun. Hindi rin marunong mag-English. Bakit? Hindi kasi nila na-practice ba? Oo. Kaya, nung lumaki na sila, nung nag-abroad sila, dun pa lang nila na-practice ang salita. Hi, St. John, San Juan, punta ako sa December. What date po? Any time of December. Message nyo lang si Tita Lita Hugo. Yan. Watching from Calamba, Jericho Pinko. Thank you very much. And I pray that maraming ka pang blessing dahil kami ay nabibless. Yay! Sa December 21 daw, pumunta po kayo ng iCamp sa Nagbalayong Morong Bataan. Nandito si Lita Hugo at siya ay mamimigay. At kahit wala kayong sakit, paggagalingin nila kayo. Hi Monica, sabi ni Monica, ang aking ka-OFW, opo, magigising ka na lang ng mga alawakbar nila at marami po ditong kawawa mga kadama. Nakikita ko po sa bawat nasiservisan ko araw-araw. Beautician po ako. Ay talaga, ay panalo ka dyan. Kaya bawat isang araw, 5 to 6 houses na pupuntahan ko, iba't ibang kwento ang mga namimit ko. Oo nga, hindi, pero alam nyo naman, minsan, nagiging exaggerated din naman sa kapwa nating Filipino. Marami naman kasing bawal talaga. Hindi natin ma-apply yan sa Saudi. Pero at least, di ba, hindi ka nahihirapan dyan. Pa-shout out da watching from Saudi. Yan, si Unaiza Al-Qasim. Alan Christopher
Jemina, tama ba ako? Alhamdulillah, syukran ya habibti, sadik-sadik, salamu alaikum, no mama, no papa, I sleep on the grass. Hello, watching from Davao daw si Jana Cruz, how are you? Ryan Gold, wow, ang ganda ng apelido nito, Gold, watching from Edmonton, Canada. Wow, Canada is my favorite place when it comes to makeup. Kasi lahat talaga ng magagandang klaseng mineral at gamot ay nandyan sa Canada. And you are so lucky. Ayan. Hello, Ryan Gold. Hi, Attorney Freddy Villa. Kamusta ka na? Meron kang pro-mag. Kera ng Christmas party ninyo? Balita ko, sexy-sexy daw ng host nyo. Ay, itong babaeng to, na Japanese ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan mong totoo? Nahihirapan ako sa Japanese mong pangalan. Okay, bakit natin kailangan mamasyal or mag-travel? Ang sabi nila, ang pagta-travel ay paglalaspag daw ng pera, paglulustay. I say not. Bakit? Dahil kapag ikaw ay nag-travel, para ka na rin nag-aral ng history, ng English, at syempre, importante kahit na mahina ka sa mat. Kung anong bansa yan, lalagyan mo ng peso sign yan sa ibabaw. So, marunong ka na agad. Sino sa inyo ang hindi marunong mag-compute ng pera? Wala, di ba? Kaya, importante rin ang nagta-travel. So, sa inyo, siguro, kung kayo naman ay medyo kapuspalad or sabi nila, wala naman taong mahirap eh. Alam mo, lahat naman ang pwede nating maipon. Tsaga lang talaga. At saka, syempre, ang mga excess or yung mga sobra, gaya ng, number one, bisyo. Yan. Yan ang problema nating Pilipino. We love bisyo. Anong bisyo sa Yossi? Bisyo sa inom. Ayan. Hobby na yan eh, no? Ano pa? Yung mga pag-shopping-shopping na walang kakwenta-kwenta. Kahit mende-mende lang yan. Magastos pa rin yan. Ay, sabi ni Lita Hugo, Attorney, good PM. Good PM daw. Kamusta naman? Yan. Si Attorney Freddy Villa, ang bonggang-bonggang may-ari ng ProMag. Kung kayo ay gusto nyong kuminis ang mukha nyo, gaya ko, kaka-ProMag ko lang. Ayan. So, wala na akong ProMag, kaya hanggang dito na lang at maitim yung leeg ko. Dati buong katawan ko nung ako'y nagtatrabaho dyan. Hi, Roy! Talangbayan. Hello from Roseville, California. Wow! You guys are so lucky and God bless you for watching and thank you very much for tuning in. Dito po sa Travel Wishlist, let me remind you, kasama niyo po ang babaeng dragon, Margo Dragonesa, para sa Travel Wishlist sa DZME 1530-1530. Una sa kanan ang hindi lang may paninindigan. May ipapakita lang ako sa inyo konti. Ayan o. Diba? Ang ganda ng buhay. Okay, and we are back. O, diba? I would like to thank Ruth Padilla sa sponsorship ng aking location. Yan. Okay, so bakit nga ba kailangan bukod sa edukasyon? Yung experience, ano, kung gusto mo nga turuan ng isang tao, alam nyo kahit nasabihin nyo pang tanga siya, bobo siya, o kung ano man pinakamasasama pa, pero through experience, hindi yung kung anong experience, ha? Yung ibig sabihin yung nararamdaman niya, nararanasan niya, kung ano ang nangyayari o kung saan bansa man siya, mas natututunan niya ito. Oo. So, importante rin naman na makapag-ipon kayo when it comes to traveling abroad. Alam niyo, hindi naman kailangan, kunyari, kung kayo ay nasa probinsya, let's say, number one naman talaga when you travel is, pumunta kayo sa Maynila dahil sa Maynila, feeling nyo maraming opportunity. Tama naman din kayo, no? Kaso lang, sa sobrang dami po ng tao dito sa Maynila, palagay ko, wala na kayong makikitang opportunity pa at hindi kayo makakaipon dito. Bakit? Ang dami masyadong pwedeng i-shopping! Oo, so lahat, babae, sugal, yan, yossi, alak, wala nang naipon, di ba? Hindi gaya kung, sa, ang una nyong iisipin, saan ba ako magaling? Yan, sa kalukohan, ganyan. O di, comedian ka, mapagkikitaan mo yan, di ba? Hindi, biro lang. Pero totoo yun, kailangan, kapag nag-ipon kayo, it's like, huwag niyong itrato ang pagta-travel or pagbili ng ticket, pagpapagawa ng passport, na isang napakabigat at malaking bagay. Yes, it is a big thing, at hindi, feeling nyo, hindi nyo makukuha
feeling nyo pangarap lang yon. Hindi, alam nyo ba, kung tutuusin, mas maraming nabibigyan. Sa, for example na lang ah, sa US visa na lang, kapag kayo ay nagiging honest, no? Kasi hindi naman mga bobo yung mga consul dyan. Sa kahit anong bansa, pero marami din naman po tayong lugar sa ating pasaporte kung saan pwedeng-pwede kayong mag-travel. Pero syempre, wag naman trabaho agad. Ang gagawin nyo ganito. So dapat, meron kayong backup. So, nakapag-ipon na kayo. So, feeling nyo, let's say, pupunta kayo ng ano bang pinakamadali. Sabihin mo lang sa, alam ko sa Taiwan ngayon, no? Taiwan, pwede ka na bang pumunta ngayon ng walang pasaporte? Pero syempre, aralin nyo yung salita na yun, ano? O kaya, ano, let's say, ano ba yung pinakamabilis? Hong Kong, ayan. O, sige, kung ayaw nyo ng Hong Kong kasi Chinese pa rin. Saan pa ba meron nag-i-English? Ayan, sa Vietnam. Ayan, madali na yan ha. At wala na kayong visang kailangan dyan. O kaya gusto nyo sa Cambodia, napakamura na doon. Saan nyo pa ba naman gusto? Mahal pa nga sa Africa. Ah, nasa harap ako ng dagat. Yes, ma. Hi, Dave. Very Diano. Thank you very much for watching. So, kunyari mag-iipon ka, let's say, mga sa... Aalamin nyo muna kung magkano yung passport. Kailangan makatotohanan din kayo. At saka, never, ito ang problema natin mga Pilipino. Never kayong mangungutang na alam nyo naman na hindi nyo kayang bayaran. Diba? Ano ang una nyong gawin? O, pag kayo ay nag-iipon, tanggalin ang, ano, ang buhok? Hindi. Tanggalin ang bisyo. Tanggalin nyo yung pagsisigarilyo nyo. Kasi kung kukwentahin nyo yung isang kahang sigarilyo ngayon, o, kung isang buwan na lang eh, magkano na yon? Sabihin mo na lang, ah, kinwentahan ko kayo eh, no? Basta, kwentahin nyo yung mga ginagastos nyo sa isang linggo. Yan. Sa isang linggo, magkano yung yosi na nagagastos nyo? Magkano yung alak na nailalabas nyo? Sa mga pag-shopping-shopping sa mga 150 pesos, sa mga kung ano-anong walang kakwenta-kwenta, minsan nalilibre-libre ka pa, wala ka naman pera. So, makakaipon ka rin. Tapos, kailangan kalimutan nyo yon. Sabi ni Tita Lita Hugo, alam ninyo, pag ang tao nagkulang sa vitamin D, maganda sa dagat. Okay, yan. Teka muna, malayo tayo sa... Oo, tama, nasa dagat tayo, pero ang topic natin, ma, ay hindi tungkol sa vitamin D. Ang topic natin ay tungkol sa pasaporte ng Pilipinas at gano'ng ka-importante ang pag-travel ng isang tao. Dahil nga, mabalik tayo sa ating topic, ito ay magiging very educational. At kung kayo ay may natutunan, di kunyari nagpunta kayo sa Cambodia or Vietnam, pagpunta nyo doon, syempre hindi naman kayo magsha-shopping. Alam nyo kung bakit, kasi feeling nyo limpak-limpak na sa lapi ang gagawin nyo. Alam nyo, subukan nyo rin nga idisiplina ang mga kapwa nating Filipino. Number one, katulad ako, huwag kayo talagang umasa na kapag ako'y nagpunta sa ibang bansa ay lahat kayo may pasalubong. Ay bay, ang kabal naman ang mga mukha ninyo. Hindi naman ako nag-abroad para ipamili ko kayo doon. Siyempre may mga pangangailangan din ako, at kahit na may pera o wala, para sa akin lang yun at sa mga anak ko. Siguro ang magkakaroon lang ng pasalubong yung basic. Sabihin natin, yung mga nanay nyo, buhay pa tatay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyo, yung mga ganun. At saka kung magbibigay kayo, yan ang pangit kasi sa Pilipino. Kaya madali tayong maubusan ng pera. Parang feeling ng mga ibang tao, pagka nag-abroad ka, meron pa sa lubong. Siguro, ang gawin natin 2019, no? Wag din natin silang sanayin na meron kang inaabot palagi. So sabihin nyo rin, hi, hello, I'm back, that's it. Or kung halimbawa, bumisita sa inyo, pakainin nyo, siguro, mga turon, ganyan, banana cue, bigyan nyo soft drinks, yan. Yun, malaking bagay na yun, kesa naman magbibit-bit kayo. Number one, iba na ho ngayon ang panahon, dahil nung araw ay may libre kang mga bagahe. Ika nga ngayon po, bawat ultimo mga 10 ml ng shampoo o conditioner o lotion, ay nako, binabayaran nyo po yan sa eroplano. Kaya please lang po, para maintindihan nyo naman, dahil panahon na pa po ng hapon yung gusto nyo mangyari, tanggalin natin sa pagka-Pilipino natin yung pasalubong ano na yan. Yan ay isang sakit ng mga Pilipino na hindi na dapat na kakasanayan. Alam mo, yung thought is okay. Alam mo, di ba Sunny Ignacio, taga saan ka? Tama daw. Relate na relate ka, Sunny Ignacio. Hi, Dax!
Arnieza, thank you very much for watching and tuning in. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Travel Wishlist with Margo Dragonesa para sa DZMA 1530-1530. Una sa kanan, ang hindi lang may paninindigan. Panoorin nyo lang saglit to. Ayan o. Ang oras po natin ngayon is 4:43 ng hapon. I will be with you until 5:30 ng hapon. Ang oras natin ay bigay ng Promag. Yehey! Hi, Miko Aragon! Kamusta ka na? Di ba, remember the tent? Oo, si Miko Aragon ang pinaka bonggang-bonggang yayamanin na client ni iCamp. Kailan kayo ulit bibisita ng iyong Koreana? Okay, so, mabalik tayo sa ating topic. Bakit importante po sa atin ang mag-travel, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa abroad, kahit na ang pasaporte natin ay third world country. Ano-ano ba ang makukuha ninyo? Bukod sa edukasyon, sinabi ko na sa inyo yan kanina. Pangalawa, kayo rin po ay matututo ng math. Dahil marunong na kayong magkuwenta ng mga sukli, magtitipid kayo. Siyempre, kunyari, nasa ibang bansa ka. Kunyari, sa dollars na lang. So, $1.50. So, ikaw naman, kukwentahin mo yun. Nagiging matalino ka. Kasi wala kang choice. Diba? Kung hindi, magugutom ka. Alam nyo, kahit na po yung may pera, sabihin na nating mayaman, o mayaman nga ba, o nagyayaman-yamanan, nahihirapan din po sila sa kanilang sitwasyon when it comes to other countries. Bakit? Hindi sila kasi gaya nating mga Pilipino na tayo ay pagka nakakita tayo ng mga foreigner, diba? Parang wini-welcome natin sila palagi, pinapakain nyo, diba? Kasi feeling nyo may kapalit, ganyan, inuuto-uto nyo. Baka feeling nyo, dadaling kayo sa Amerika, gano'n. Hindi. Kasi tayo talaga ay likas na ang tawag sa atin ay hospitable. Yan. Walang problema sa pagiging hospitable natin. Ang importante sana ay unahin natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Yan. Mabalik tayo, kapag kayo ay nakaipon na, pagdating doon, hindi nyo naman kailangan pong ibili lahat ng pasalubong, lahat ng kakilala nyo, hanggang sa kulang na lang yung langgam, bigyan nyo ng pasalubong. Unang-una, hindi nyo po mabibit-bit yun. Pangalawa, mamamatay kayo dahil wala na kayong pera. Ang ganda ko naman daw. Uy, thank you naman, Rayland Ubusan. Welcome po sa pakikinig sa atin sa radyo sa DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang himpi lang may paninindigan. Okay, ang ganda ng sounds natin. It's a beautiful Sunday, December 9. Kayo po ba ay nakapamili na ng inyong regalo? Isa pa yan. It's the thought that counts. Yan. Pwede naman kayong simple lang. Kumuha kayo ng bato. Sulatan nyo, Merry Christmas. Ganyan. And it's very important. Hi, Miriam Barbosa. Hello, good afternoon, DZME. Welcome, welcome. Shout out kay Miriam Barbosa. Yan, ang ganda ng picture mo. Ha? Okay. Next, ano pa? Ay, si Raylan, tapa. Anong tapa? Tapa o tama? Tapa, ulam yun. Monica, nako, sana nga po 4 years na po ako dito. Di ko pa na-experience ang umuwi ng Pilipinas. February pa ang uwi ko, parang nakakahiya naman nang walang pasalubong. Pero tama ka, ma'am. Alam mo kasi, Monica, hindi ka naman nagsunog ng kilay mo at nagpakahirap at nagpakagutom dyan para bigyan mo ng pasalubong lahat ng kakilala mo. Siguro, sa akin na, siguro, practical na, pabawas na ng pabawas yan. Ganyan. Gagawin mo, pag dumating ka, pag may nakita at may nagpakita, kasi ang minsan ang problema natin, mayabang din tayo, papatawag mo yung buong barangay dahil dumating ka na eh, no? Ngayon, nag-expect sila. So, dapat, very discreet lang kayo. Kung dadating kayo, dahan-dahan lang. Kung may gustong sumundo sa inyo, yung saktong tao lang, wag naman yung buong jeep. Aartila pa kayo ng 10 jeep, babayaran nyo rin yung jeep, gasolina, driver. Tapos pagdating, sasakto lang naman yung pera natin, di ba? So kung sino lang po ang makabisita sa inyo na nandun ka na at makaalala sa inyo, abutan nyo lang ng kunyari, bumili ka ng isang biskwit na madaming may tsokolating biskwit, kunyari. O, 50 pieces yon. Hindi mo naman bibigay yung isang bigay mo ganun. Ano, wow.
Ang galing naman nila. Apat na taong ka sa Saudi, bibigay mo lang sa kanya. Rayland Ubusan, taga saan po kayo, madam? Taga Morong Bataan ako. At ako ay dating OFW sa Riyadh sa Exit 10. Ayan. Ako ay fitness instructor nung araw. Eh, gabi na. Ako ay broadcaster na. Yay! Monica. Oo, makinig ka dito, Monica, ha? Kasama na yung friendship mo dyan. Pwede kayong bumili ng, kunyari, KitKat. Actually, mahal pa yung KitKat, no? Kasi hirap-hirap bitbitin nun. Tsaka huwag na kayong namimili dyan sa Saudi. Kasi nga, mahirap pa yun. Mamaya mag-over pa yung bagahin nyo. Siguro, the best thing would be, kung halimbawa sa Saudi talaga kayo hindi mapigilan. Or minsan kasi tayo mga ka-OFWs. Oy, uuwi ka na ba? Oh, ito para sa'yo. At tsaka, parang awa nyo na. Huwag nyo naman kaming gawing ano, courier. Mahilig sa Pilipino. Kaya huwag nyo na rin sasabihin, guys, kung kailan kayo uuwi sa kapwa nyo Pilipino. Kasi ang kakapal lang mukha niyan. Magpapabit-bit pa yan ng sangkatutak. Rubber shoes, ano pa, damit. Ang titigas ng mukha. Tapos pag hindi mo ginawa, sasama loob. Huwag din po kayong ganun. Kasi nahihirapan din yung tao. Ako, naku, pag may pinadala, ayoko mo. Tsaka alam nyo po ba, pag tinanong kayo dun sa embassy, kung meron nagpabit-bit sa inyo, eh nadulas kayo, di ba? Oh yes, oh patay kayo, na-hold pa ikaw ngayon dahil dyan sa rubber shoes na yan, na second hand naman, di ba? Tama ka, ma'am, si John. Ikaw ba nag-abroad, di ba? Ah, sa Bataan ba yan, ma'am? Oo, Sherwin Markowi, kung kaya ako sa inyo, pumunta na kayo rito. Rayland Ubusan, kung kayo ay mamamasyal para sa quick getaway dito kayo sa Morong Bataan, message nyo lang ako. Ang oras natin ngayon is 4:49. I will be with you until 5:30 ng hapon. Yan, okay. Pag kayo naman, dyan sa mga sa Saudi, sa Amerika, sa Canada, wala naman problema kung gusto nyong i-share yung mga masasarap na natikman nyo. Pero pwede yung ano lang, kapiranggut lang. Huwag naman yung buong, ano yun, bawat isang pamilya, isang tao, isang pack, diba? Magre-reklamo pa. Huwag na, hindi na. Alam nyo, kung talagang mahal nila kayo bilang kamag-anak o kapitbahay, keme dala kayo o wala. Ang importante, buhay kayo. Yun nga ang dapat eh. Kasi yung iba umuuwi ng, alam mo na, diba? Parang malamig na, nakakahon na, nakakatuwa naman yun, di ba? At least pagbalik nyo, tao pa kayo, buhay pa kayo, mainit-init kayo. Ah, siguro the best thing na masasuggest ko, na I also do it naman, no? Hindi naman ako nagbubunga nga rito para lang, I practice what I preach. Hindi talaga ako nagbibigay ng mga pasalubong sa mga kapitbahay, dati nung araw, siguro nung mga unang biyahe ko sa States, ganyan, nung ako'y mga 18, 19, 20, pero napansin ko rin, parang gago lang ako kasi tatlong boxes yung dala ko. Tapos, ang bigat-bigat, nag-o-over pa. Ohio! Ay, hindi pala ako. Ohio is ano pala. Hello! Anya sa'yo! Si B. Bison! Of Korea! Bison! Hello! Isinuko ko na ang Bataan kay Jerry Quapinco. Tuwan-tuwa ka ba sa akin, Monica? Hindi, totoo naman yung mga pinagsasabi ko kasi na-experience ko rin yan. Kung hindi nila kayo pinansin na mga kapitbahay at kamag-anak nyo na yan, eh di wow! O ano no? Bakit na? Pumangit ba kayo? Namatay ba yung buhok nyo? Bumaho ba kayo? Wala! Wala naman eh, di ba? Ang importante, oy ate, nandiyan ka na, kamusta ka naman, buhay ka, nasaktan ka ba, ano, binugbog ka ba, nirate ka ba ng amo mo, yung mga ganun ba naman sana. Siguro the best thing that you can do, which is also what I do, pagdating nyo, ang bibigyan nyo lang pasalubong, yung mga totoong kamag-anak nyo na mahal nyo sa buhay, gala ng nanay nyo, tatay nyo, asawa nyo, anak nyo. Ganun lang. Ngayon, kung kinaalagaan kayo ng mga tita-tito nyo, sige. Pero kung hindi, tabla-tabla na muna. Ang gagawin nyo, Monica, nakakuha ka ng idea sa akin, sobrang tama ka siguro. Oo, hindi ka naghirap dyan at halos maghahasa ka dyan ng amo mo at umiyak ka dyan araw-araw ng apat na taon para pakain mo lang sa kanila yung pinaghirapan mo mga chocolate-chocolate na yan. Walang masama sa chocolate kung patikim lang. Siguro, the best thing to do is huwag nyo nang pagsabi dyan kung papunta na kayo sa Maynila, basta umuwi na lang kayo kasi marami pang pasalubong papabitbit sa inyo. Pangalawa, pag nandito na kayo, huwag nyo na yung patawag yung buong barangay na dumating kayo. Basta dumating na kayo, tapos nakita nila kayo, o di tapos. Tapos ang magandang sagot dyan, pag nakita kayo, oy, dumating ka na pala, pasalubong ko, ay dako, ubos na. Kahit wala kang dalang pasalubong. Ang pasalubongan mo lang yung talagang nangangamusta sa'yo at saka talagang sinuportahan ka habang 4 years ka dyan nag-iiyak. O, diba? Nakakuha ka daw ng, ano, ng maling, malamig ang simoy ng hangin. O, syempre, Sherwin Markowi, mapasko na. Anyways,
yung mga sumusuporta lang sa inyo na kapag kunyari nalulungkot ka, talagang nag-exert sila ng time para kausapin ka, o okay ka lang ba dyan, tapos binibigyan ka ng mga prayers, ganyan, kaya mo yan, yung mga ganun, yan, pasalubungan mo yan. Tsaka yung mga pasalubong, hindi yun para ipagmayabang na, oy, ha, tingnan nyo, may pasalubong ako, wag ganun. It's just because, siguro, the best thing would be, magluto ka na lang ng pansit. Yan, Monica, sabihin mo sa mga nanay at tatay mo, o kamag-anak mo, magpaluto ka na lang ng pansit. Pero mas mura yung spaghetti, mahal ang pansit ngayon dito. Yung spaghetti, tapos may sauce, tapos may hotdog, tapos corned beef, paluto ka mga 3 kilo, ayan, tapos iganon-ganon mo, feeding program ka na ngayon. Okay lang yun, siguro gagastusin mo lang kung 3 kilong spaghetti. Siguro hindi na masama yung mga 500 pesos. Corned beef lang ilagay mo, tsaka hotdog, ha? Yun lang, huwag na, masyado pa. Wow, ha? Parang Jollibee ka na nga nun. Tsaka mga, siguro Coke, utang na loob na nga nila yung kung Coke, tsaka may yelo, eh, di ba, yung soda. Pwede nga iced tea na lang, eh, kasi magkano lang yung isang iced tea dito, oh, wala kasing sachet dyan, eh, diba? Dito isang sachet lang, 1 litro na yun, oh, ba? Aba, buti nga nagpakain ka pa, hindi mo naman utang na loob yun. Okay ka talaga. Hindi, kasi naranasan ko din yan. Tsaka pagka hindi nila ako binabate, ganyan ka naman, wala ka pa sa lubong. Wow! Ano yung nagpunta ako doon para lang pasalubungan kita? Yan ang pangit sa Pilipino talaga. Kaya tayo feeling natin, napakamahal mag-travel. Bakit? Kasi kinakarga natin sa buhay natin yung pasalubong. Ang pasalubong, it's the thought that counts. Ngayon, pwede din nyo din naman sila kung talaga namang sana naiintindihan nila kayo. Siguro, bigyan nyo sila ng mga, yung mga simpleng maliliit na bagay lang, stationery, ganun. Pambura, lapis, yung magagaang lang, ano pa ba? Kunyari, halimbawa, yung amo nyo, kunyari, mga nag-hotel-hotel, yung mga shampoo-shampoo doon. Ako, yun ang pasalubong ko. Kasi ang hirap-hirap bitin. Sabi ni Amelia Del Mundo Junicio, hello po mga ka-Zumba girls sa umagang Aliaga from Kapitana Amelia Dionicio na umangan Aliaga Nueva Ecija. Yun, si Kapitana pala. Hello po, kamusta na kayo? Sabi ni St. John, yung tatay ko kasi, ma'am, nag-abroad din. Ang daming sumalubong na kamag-anak. Ngayon, mahirap na, hindi na makaalis. Ganyan talaga. Kapag wala kang pera, nakakalimutan ka nila. Diba? Tapos utang na loob mo pa. Parang mahilig pa yan, mga Pilipino, no? Style natin yun. Parang, grabe naman to. Parang, we, ano naman? Sagutin nyo agad-agad para mapahiya at hindi na kayo uulitin. Kunyari, yung mga pengi naman, ang damot nito. Sagutin nyo agad-agad. Paano ako naging madamot? Bakit? Sabihin nyo agad, may kaaway? Sabihin nyo agad, hindi ko naman po obligasyon yun. Ito ay kung naalala nyo lang ho ako. Eh, naalala nyo ho ba ako nung araw? Hindi naman, diba? So, kalimutan nyo na yon. Roy, Talangbayan, dollars na lang ang magandang pasalubong. Hindi mo na kailangang ikahon. Pwede ka rin dyan. May point ka dyan. Mas maganda kung dollars na lang. Oo. $1, papalit ka ng sangkatutak na 1 real. Yan. Mabuti pa yan. Mga tigo 1 real. Tapos pag lumapit sa'yo, pera ang pinamimigay mo, di ba? Magkano ang 1 real? 11 pesos. Yan. Magkano ang $1? 53 pesos. Yan. Medyo mag-isip-isip din kayo dyan. Parang tip na lang yun. So, kasalanan nyo na rin po yan kung kayo ay mauubusan ng pera. At saka lagi yung sasabihin, pagka, ay, nagkita kayo, hug nyo siyang mabigpit na mahigpit. I-hug nyo yung parang gusto yung patayin na ganyan. Para hindi na humingi ng pasalubong. Kasi, alam mo yun, sinasaktan mo na eh. Hindi na inihingi, nanggigigil ka na eh. Hi! Merly Ganaden! Kamusta ka na? Alhamdulillah. Well, watching from Kuwait. Kamusta na kayo dyan? Mga madam, mga sir. Alhamdulillah, habibti, habibi, shukran! Nako, ang hirap ng ating panahon kapag lalo na magpapasko tayong mga Pilipino dyan sa bandang Kingdom of Saudi Arabia. At least malang yung mga katropa natin na mga nasa America, sa Canada, sa California. They have Christmas. Ewan ko dyan sa inyo. Alam ko sa Kuwait meron eh, no? Meron Christmas din dyan sa Kuwait eh, no? Ang pinakamahirap yung sa Kingdom of Saudi Arabia. Ah, sabi ni Monica, 14 pesos na po ang palitan ng real ngayon. Aba, talaga ba? Pambira, no? Oo nga, kasi nung nandyan ako sa Saudi, 11 pesos lang. Yung mga 11 pesos ko, bilang na bilang ko pa rin siya hanggang ngayon. Actually, may real pa nga ako eh. Nandito pa nga yata yung real ko eh. Tanda ko pa yun. Kasi tuwing makikita ko yung real,
Alam ko na kung paano magtipid. Alam ko na na wag akong magbiso. Alam ko rin ang paghihirap ko, kaya ako'y hindi yayabang. Kahit na wagkaroon ako ng maraming blessing, I will always remember na marami tayong kababayan na naghihirap. Ayan. Dapat lagi niyong iisipin yon, hindi yung one day millionaire lang kayo, lalo na po kung uuwi na kayo dito sa Pilipinas. Hi, Shell Samonte! Kamusta ka na? Ang favorite kong nagdo-drive ng Grab. Ayan. Di ba dati Grab ka? Oh, yan. Nag-Grab din ako. Aris Tumayo, ha? Kailan pa? Bumaba na po matagal na, before December pa. Ang alin? Alin ang bumaba? Yung 14 pesos? Oo nga, alam ko 11 na eh. Bumaba na eh. Amelia Del Mundo, Genicio. Pabati na din po sa aming Mayor Boy, BM Moreno. Wow! At ABC, ano to? Habaluyas. At kay Kapitan Emer Dionisio ng Umangan, Aliaga Nueva Ecija. From Kapitana Amelia Dionisio. Mabuhay po kayo! Kasama po si Margo Dragonesa sa Travel Wishlist sa DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang bilang mal. Paninindigan. Ito naman si Aris Tamayo. Piso lang naman yung pinagkaiba. 13-something pa lang, FYI. Okay, fine. 13 pesos na. Ako nga layo naman ng 11 sa 14. Okay. So, sa mga hindi nakakaalam kung magkano ang palit ng real, 13 na raw, ayon kay Ari Estamayo. Kasi iba-iba naman siya, depende sa paso. Kasi kapag, kunyari, ganito yon. Kunyari, wala masyado nagpadala ng mga real or dollars. So, ngayon, tataas yung palit. So ngayon, marami nagpadala. So magde-December, syempre marami nagdraba, maraming kailangan, bagong cellphone, bago-bago, lahat bago. Pero yung ugali, hindi nagbabago. So marami nagpapadala. Kaya po, nawawala yung value niya. Last padala ko kasi is 14 pa. Bumaba na. Noon na ngayon, 13 daw, Monica. Sabi ni kaibigan nating kabayang Aris Tamayo, 13 pesos. Piso lang pinagkaiba. Ang ganda ng dress ko, sabi ni Janet Taro de Guzman. Dress, actually ano to, sinusuot to kapag kayo ay mag-newiming. Para hindi naman masyadong maaninagan ang mga bilbilizing, ang mga cleavage, yung mga kilikili, mga ganun. Sinusuot siya na dito sa beach. Yan. Sabi ni Merly, gana din, 176 pesos per one, ano yung KD? KD? Dollar? Ah, Kuwait dollar, 176 pesos. Wow, ang taas ng sweldo. Oy, pagka umalis kayo ulit, mga kababayan ko, sa Kingdom of Saudi Arabia, doon na kayo sa Kuwait, ha? Kasi Kuwait dollars pala, sabi ni Merly. Malaki, ha? Sabi ni Nathaniel Estrada, magandang hapon sa iyo, or good evening. 14 po sa Qatari Riyal. Oo, ang Qatari Riyal, ang Riyal po yung parang pesos nila. Ang cents nila is halala. Oh, naaalala ko pa. Nung nandun ako, kasi 11 pa lang palit nun, nung ako ay nasa exit 10, ang tubig ay $1 and 14 halala. Nung nandun ako, ewan ko ngayon kung magkano, yung maliit lang. Tapos, yung gasolina, 14 halala. Kaya nga iniinom ko na lang yung gas eh, kaya nagkaganito ko eh. Again guys, ang oras natin is 5:01, I still have 30 minutes para sa inyo. At ang topic natin kanina ay gano'ng ka-importante ang ating pag-travel abroad, hindi lamang po sa Pilipinas, kahit na ang passport natin ay third world country. Yan, dahil marami kayong makikitang lugar, makakapag-aral kayo ng salitang iba't ibang language, at syempre gagaling kayo sa math dahil kailangan yung magkwenta, at doon nyo talaga marirealize. Alam nyo, karamihan sa mga mababait, disiplinado, yan, ano pa ba? Masisipag, ano pa ba? Mapagmahal, ay usually, pakinggan nyo ako ha, usually ay nakapagtrabaho sa ibang bansa. Oo, bakit? Hindi lang namasyal, kasi kung namasyal ka saglit lang dun, one day, two days, three days, yung talagang nagtrabaho ka. Kasi unang-una, nagkakaroon sila ng pagsunod sa rule, at ito'y kaugalian na nakasanayan na nila. So pagdating nila, wala namang importante na para hindi nila i-apply yon sa Pilipinas. Diba? Sabi ni Marley, ganadan, bumaba na nga, madam. Oo, kasi December na, bumaba na. At isa pang tip,
sa mga ka-OFWs ko, kung nandyan pa naman kayo, no, palitan nyo ng dollars ang pera nyo. Kung meron kayong mga tropa dyan, o mga friends, or mga kung sino dyan, bumili kayo ng dollars. Yung dollars ang dali nyo. Kasi mas mataas ang palit ng dollars. At saka medyo mas mataas yung value niya. Feeling ko lang. At saka mas konti yung dala mo. Tapos yung mga pamimigay mo, tig 1-1-1-1 real lang yun. Pang ano lang yun. Pang draw. Kaya bumili ka na lang ng play money dyan. Yun ang pamigay mo. Total, hindi naman nila magagastos yan kasi. Pero guys ha, yung buong pera para ano, para naman pag pinapalit nyo yung $100, $50, hanggang $20, mataas pa rin yung value. Kasi kapag mga $5, hanggang $1 na lang ang papalitan nyo, bumababa. Imbis na let's say 54 pesos ang $1, kapag yung break nga ang tawag nila doon, kapag basag yung pera or break yung pera na $1, $20, $5 to $10, nagiging ang palit 35 na lang. Ganun lang siya. So, tip ko sa inyo, unang-una, paghiwa-hiwalay nyo yung pera nyo. Pero wag nyo iwan dun sa ano. Siguro iipit-ipit nyo kung saan. Kung ako sa inyo, tahian nyo na yung bra nyo sa mga babae. Yung sa mga lalaki, tahian nyo ng bulsa yung mga brief nyo. Oo, alam nyo, dito sa Pilipinas ngayon, huwag kayong masyadong ano, maraming manluloko. Tsaka huwag kayong nakikipag-usap yung sa airport. Yung tatanungin kayo, lalapit sa'yo, saan kayo? Kagagaling nyo lang. O ganun, wag nyo kakausapin. Kausapin nyo lang yung kamag-anak nyo. Iisnabin nyo. O minsan, kailangan nyo rin, you have to say no. Okay? So, you have to take care of yourself. Okay? So, alam nyo na ang kaimportansyahan kung bakit po kahit na third world ang ating pasaporte ay bakit natin kailangan mag-travel at makapag-ipon upang tayo ay makaranas ng ano, hindi nang sarap. Hindi naman masarap sa abroad eh. Hindi naman porket nag-abroad ka, masarap agad. Sumakay ka sa aeroplano, heaven. Ano ba yun? Actually, mas marami po na masarap ang buhay dito. Pero pagdating doon, naku, first time nilang, gaya ko nung araw, first time kong mamuhay doon sa States. Sa States, walang katulong. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ultimo katulong, may katulong. Oh, ma'am, hindi ako makapasok. Bakit? Kayong katulong ko, hindi maglaga nung yaya ko. Diba, yaya mo na nga siya, may yaya pa siya. Yung ganun tayo eh. Yan ang problema sa Pilipinas. So, medyo nagkakaroon ng culture shock. Yan. Yung kultura natin na siya, shock. Ah, ganun. Kasi, hindi natin alam na yung mga hindi pala na, buti na lang naturuan ako sa bahay ng lola ko. Kung paano maglinis, magugas ng pinggan, yung pinagkainan mo, pinaglinisan mo. Kapag ikaw ay nasa ibang bansa, ikaw din po ang magliligpit ng iyong mga kalat. Yan. Pansinin niyo yung mga nagtrabaho sa abroad. Nakapagtrabaho sa abroad, hindi pala utos. Pero yung mga nagpasyal-pasyal lang, o feeling lang naman nila, nilibre lang naman sila, hindi naman talaga sila nagtrabaho dun. Kala mo makautos. Tanong mo kung ilang araw siya dun. So sabi mga, oh, I've been there in the States. Ganyan. I went there. Ganyan-ganyan. Tagal-tagal pa. 19 kopong-kopong pa. Tapos tanong mo, oh, so, gano'ng katagal kayo? Oh, like, a month? Eh tayo, di ba, ang tagal-tagal na natin sa ibang bansa dahil nagtatrabaho tayo. Nagiging alam natin yung value, hindi lamang ng pera, pati ng pamilya, at sa mga maliliit na bagay na winawaldas natin at wala tayong pakialam dito sa Pilipinas. Nako, sa ibang bansa, importante po yan. Ultimo sabon. Alam mo, sa sobrang kakariputang ko nga nung una, kasi na-shock ako dun sa Riyadh, na lahat, ultimo sabon. Kami po, ultimo sabon, panlaba, pampaligo, shampoo, toothpaste, hindi pala provided. Ikaw din ang bibili. Sumagastos din yun. Pati pagkain mo. Sa sobrang kakuriputang ko nung araw. Kasi sobrang ayaw kong gumastos nga. Gusto ko ipunin. Tsaka pagka kinoconvert mo, namahamahalan ako. Minsan yung, ano, yung sabon, para matipid, yung sabong pampaligo, mas mura. Total, mga ivory, tsaka dove lang naman yung sabong ko doon. Kinakaskas ko yun, oo, sa grater, para yun na rin yung pang washing machine ko. Hanggang sa na-realize ko, tanga ako. Ang dami-dami natin pwedeng i-share. Sabi ni Roy, Talangbayan, $2 na tip para sa housekeeper sa hotel dyan sa Pilipinas ay katakot-takot na thank you ang tatanggapin mo. O, talaga ba? Dito, sa US, $2 pagtatawanan ka pa. Oo, alam nyo po ba,
ang isa pang problema dun sa tip-tip na yan, ano? Kasi yung $2 mo will be 100 pesos dito. Naku, sweldo na po yan ng isang buong araw ng tao dito sa Pilipinas. Diyan hindi pwede. Eto, nakakatakot. Kung kayo ay medyo nabiyayaan makapag-abroad, oh, lalo na sa US, hindi ba, Roy? Or sa Canada. Pero alam ko sa US, ganun talaga sila. Pag kumain ka, tapos ginamit mo yung credit card mo, tapos hindi mo hinabilinan na I'll just give you a tip, cash. Naku, ibabawas nila doon yung kanilang tip. Minsan $5 to $10. Diyan ako nayari na nag-US ako. Kasi syempre, bago yung credit card, di ba? Kakain ka sa labas, yung mga ano. Tapos si credit card mo. Eh, hindi mo naman sinasabi na, oh, I'll give you a tip in cash. Just don't get any. Hindi naman sila nagpapaalam eh. Minsan, basta na lang nila, eh, kakaching! Biro mo yung kinain ko, let's say, nung araw sabihin na natin, $10. Madami na yun. Malaking pizza na yun, kunyari. Aba, ang tip nila $5. Kaya nga nung tinitignan ko, ang dami kong utang nung bumalik ako rito dahil sa tip yan sa US. Pero totoo yan, Roy. Talangbayan. Oo. Pero sa Saudi, marami din naman nagbibigay ng halala or tip. Swerte mo kung pwede kang makipag-usap sa amo mo. Marami din kasi sa mga kababayan natin na binabawalan na sila makipag-usap. Which is okay naman talaga. Lalo na kung sa mga lalaking amo. Yan. Pero sa mga gaya namin, kasi mga fitness instructor kami, andun kami sa loob ng compound. So kami, nakakapag-usap kami sa mga foreigners naman. Yung mga nandun na inaalagaan namin are not mga Arabs. Kaya medyo maluwag sa amin. At saka kung halimbawa may magbibigay ng gift sa amin or halala or tip, ganyan. Okay lang naman yun, pero wag naman garapal yung paghingi mo or bawal hingiin. Pero pag inabot lang sa'yo tapos pinilit, kunin mo na rin. Huwag ka na rin maarte. Diba? Ang oras natin is 5:09. Again, let me remind you that you guys are watching and listening sa Travel Wishlist. Kasama po ang babaeng dragon, Margot Dragonesa, Paris Travel Wishlist sa DZMA 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Panorin nyo lang to ng very, very light. Woohoo! No place in the world like Manila. I'm coming home to stay. Yan! So mamayang konti tayo po ay magkakaroon ng fire. Fire talaga eh, no? Tayo ay magbabonfire. Oo, bakit? Kasi para hindi tayo lamukin. Oo, at saka syempre, kapag kayo ay nasa beach, yan. At speaking of which, di ba? Merly, ganun din. Dito madam, hindi obligado ang mag-tip. Ay, ganun ba? Siguro hindi mo masyadong chinichika yung amo mo. Dapat lagi mong chinichika, girly. Kahit na Merly, kahit hindi niya pinaniniwalaan, sabihin mo, Habibti, madam! Intahalo! Tapos every time makikita, bibigyan ka ng regalo, promise. Pagdating ng Ramadan, may hadiya ka. Pero syempre, huwag na kayong mag-expect ng tip, di ba? Pag nag-shukran na sa inyo, alay, mag-shukran ka na rin. Shukran, gagawin ka yan. Mag-thank you ka na lang lagi. Kasi minsan, ino-observahan ka lang yan. Ayaw din nila yung masyadong garapal. Kasi para ka lang nag-jajapan. Ano? Husto-hustuhan. Hi, Estrelita Obenita! Welcome, welcome! I miss you! Welcome to Travel Wishlist! Kamusta ka na? Tagal mong hindi nanood? Ayan. So, ang oras natin ngayon is 5:11. I will be with you until 5:30 ng hapon. At syempre, bukod sa ating topic kanina, ang topic natin ay bakit importante po na tayo ay mamasyal or mag-travel. Pwede rin mag-work sa ibang bansa kahit na ang ating pasaporte ay third world country. So, marami naman countries na hindi nyo kailangan ng visa. Pwede nyo i-review yung aking mga posts sa Facebook at mapapanood nyo yun dahil marami akong countries na sinabi na pwede nyo puntahan na hindi kailangan ng visa or visa-free. At dahil tayo ay merong pang 20 minutes, it's 5:11 ng hapon, I will be with you until 5:30, tuturuan ko kayo kung paano sa mga kababayan ko dyan, i-reduce ang inyong stress. At nawawala na ang ilaw ko, kaya dadagdagan ko ang ilaw na ito. Uy, may ilaw. Dumidilim na dahil ito ay nagiging sunset na. Ayan. Para makita nyo, meron na kaming siga. Ayan, umuulan.
tusok na po. Malapit na po siya ang bumaba. Dito sa Pilipinas po yan, ang oras ay 5:12 and tuturuan ko kayo ng basic lang naman on how to reduce your stress. Ito ay aking karagdagang informasyon at ito hindi kasali sa topic. Ito dahil ay siningit ko lang to dahil natapos na tayo agad-agad. Hindi ko naman alam na ganito ako kabilis magsalita. Ayaw ni ano? Ano ba na nangyayari dyan sa babae na yan? Ayokong tirahin, baka pati ko ipatulfo. Yung isang babae, kilala niyo yun? Walang ginawa kundi ano? Napaka, ewan ko, parang ingrata. Huwag din po kayong ingrata. Estrelita o Benita, na busy lang, he. Alam ko kung bakit ka busy. Alam ko yung pinanonood mo. Yung isang babae nang nagpatulfo, na walang ginawa kung hindi awayin lahat ng taong tumulong sa kanya. Eke, anyways, at para dyan, tuturuan ko kayo paano ma-reduce ang inyong stress. Kasi alam nyo, isa, hindi lang isa, di ba? Ang importante sa lahat ay kapag kayo ay nagtutrabaho, lalo na mga ka-OFWs ko, ay hindi kayo ma-stress. Bakit? Dahil ang chronic stress, ayan, at para makita nyo ang mga kagandahan. May apoy, mamaya tignan natin yan. Ang chronic stress ay nagko-contribute or nagbibigay sa inyo ng mga sakit. Kaya dapat kayo ay bukod sa pagkain ng healthy food, kailangan nyo ay umiwas ng maraming pag-inom ng alak at pagsisigarilyo. Ayan. Lalo na kung kayo ay nasa ibang bansa, walang mag-aalaga sa inyo. Alagaan nyo ang inyong ano, kapitbahay. Sarili! Okay. So, number one, change your expectation. When you want to reduce your stress, huwag kayong nag-e-expect. Natatawagan kayo pag Christmas, pupuntahan kayo, padadalang kayo ng picture ng kung ano-ano. Ayan. Hi po! Loveness! Besonia, kamusta ka na? Hi po, madam. Alhamdulillah, habibti. Ayan, umaapoy na siya. Kaya ako ay pinapawisan na ng very, very light. Oh, diba? Ganda-ganda. Ayan. Ang ganda, diba? So, mabalik tayo. Dito muna kayo, guys. Dito muna tayo sa travel wishlist. Change your expectation. Bakit? Kasi kung hindi kayo nag-i-expect, pag sinabi yung I love you, huwag kayo mag-expect ng I love you too. So, ganun lang yung kasimple. Hindi kayo masistress. Kasi parang, I love you ako ng I love you, ha? Wala man lang I love you too. Parang ganun. Huwag naman kayong ganun. Kasi wala kang magagawa. Just don't expect. If you give something, nagpadala kayo, hindi nag-thank you, huwag na lang silang umulit. Ganun lang yan. Ano pa? How to reduce your stress? Think about problems under your control and make a plan to solve it. Huwag niyong iniisip ang problema. Kasi ang problema, hindi kayo iniisip noon. Gaya nitong apoy na ito, di ba? Naiinitan ako rito. Ang gaya, di ba? Very cool lang tayo ngayon. Ang problema ay problema. Pero kung ang problema, pag-uusapan nyo, ito nga kasi ang problema eh. Paulit-ulit yung pinapanamnam sa sarili nyo ang problema. Kesyo si ganito, hindi nag-aral, nagpadala kayo ng mga pera, tapos hindi in-enroll. Ang pinaka-the best thing to do is solusyon. No? Huwag yun ang pag-usapan or isipin paulit-ulit ang problema. Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Hindi nyo na yun masasagot kasi nga nangyari na yun. Ang pinaka-best thing to do ay, sige, ba't ganun? Nagpadala ko ng pera, hindi tumawag sa akin, wala man lang kahit ano, or nag-enroll, hindi nag-enroll, nagbulakbol. Next time, there's no more next time. So, ang solusyon, nasa inyo rin. At least, ang sasabihin nyo sa sarili nyo, libale, last na to, wala na. Tapos pag tumawag sa inyo, kahit anong drama niya pa, kahit anong tulo pa ng ilong dugo, o pawis, o lahat, drama, hindi ko na ulitin, wag. Bigyan nyo rin sila ng leksyon. Yun ang solusyon. Ganun yun. Huwag yung pag-uusapan ang problema. O kaya, mababae. Yung asawa nyo. Wala eh. Useless eh. Kasi ng babae, tapos na. So, the best thing to do is, ano, malalaki kayo. Hindi, hindi lang. The best thing to do is, mag-isip kayo ng paraan na kung paano nyo i-improve yung sarili nyo. Diba? Hindi naman natin alam kung bakit. Pag-usapan nyo muna. Kung talagang hindi mo pag-usapan, eh di huwag nyo nang isipin. Total, kung may anak kayo, nandiyan yung anak nyo. And, think about it. At least nalaman nyo na. Kesa naman hinintay pa nila kayo, diba? Tapos nalaman nyo pala, nung bandang huli, ubos na yung pera nyo. Yung pala, may babae. At least alam nyo, pagkatating mo, ah, hindi ka kasali dito, no? Bibili ko ng bahay, lupa, negosyo, tricycle, kotse. Hindi ikaw ang magda-drive, diba? Maghanap kayo ng babae mo. Ganun. Next, know your stress triggers.
Alamin nyo kung saan ba nanggagaling ang stress nyo. Gaya ko, saan ba ako nasistress? Bakit ba ako nasistress? Nakakakain naman ako lahat. So, alam ko na kung ba't ako nasistress. Nasistress ako dahil mataba ako. So, anong gagawin natin? Isipin ko, taba ako. Wala tayong magagawa. Mataba ako. Kumain ako ng marami. Masarap. May pera naman ako. Kinakain ko yung mga pera ko. So, the best thing to do is solution. Di magpapayat para hindi ma-stress. Yan. Ba't ba ako nasistress? Kasi yung anak ko, ganito, ganyan. Iwanan mo yung anak mo. Hindi. Kailangan disiplinahin nyo yung sarili nyo on kung paano kayo mababawasan ng stress. Ang oras natin is 5:17. I still have time for you guys until 5:30 ng hapon. At ano pa? Paano mabireduce ang inyong stress? Make time to relax. Gaya ng ginagawa ko ngayon. And also, do activities you enjoy. Ayan. Ano ba mga activities nyo na pwede nyong gawin na nai-enjoy kayo? Kung nai-enjoy lang kayong tumulala, enjoy naman kayo nun, okay lang. Diba? Kung gusto nyo ng sounds, kailangan may earphone kayo kung kayo nasa Saudi. Mag-sounds kayo. Gaya ko. I really love staying near the beach. Ayan. At pwede kayong mag-bonfire, magluto, ayan. Ang pagkakaiba nga lang ngayon ay hindi ako nagbabarbecue ng ulam ko, ayan. So, at least, ang importante is you make time to relax at yung mga activities na pwede nyo gawin kung saan kayo mag-i-enjoy. Pero siguro, ang sa akin lang, no, bawas-bawasan nyo lang yung pakikipag-ugnay, ang hirap, no? Pakikipag-ugnayan or kausapin yung mga taong nagpapastress sa inyo. So, always make time for yourself. Kahit lang halimbawa, sa pagligo lang, di, kung enjoy kayo sa hot water, enjoy the water, di ba? Enjoy yung paliguan yung sarili nyo with hot water. Yan. Ano pa? Yan. Last but not the least, di ba? How to reduce your stress, which is a very important thing sa ating lahat, di ba? Practice, ano? Practice gratitude. Ano ibig sabihin ng gratitude? Pasasalamat. Kahit lang pagising po natin sa umaga, dahil tayo ay nagising, magpasalamat na po kayo agad. Sa may kapal, syempre, pero hindi ako alam kung sino ang inyong Panginoon. Yan. Kailangan may higher being. Kailangan si God, si Allah, si Jesus Christ, si Papa Lord, si Papa God, di ba? Oo, wag lang yung nasa ilalim, no? Wag yun, hindi pwede yun. Hindi pwede magpasalamat doon, delikado ka doon. So, you have to be thankful with everything, kahit minsan feeling mo parang minamalas ka ba? Hindi, hindi ka minamalas. Minsan nangyayari yan sa buhay nyo dahil yon ang tama. Dahil kung hindi mangyayari yung isang bagay na akala mo ngayon ay hindi dapat, kasi hindi yun yung gusto mo. Yun na nga, sabi ko, diba? Huwag kang mag-expect. Ayan. So, kung yung ina-expect mo, hindi nangyari, tapos nagwawala ka na, nasistress ka na nun. So, you have to be thankful. Sabi mo, yun, Lord, salamat po at hindi natuloy yung gusto ko. Siguro, mas may bibigay kayong mas maganda. Ayan. You have to be grateful. You have to practice gratitude. Bakit? Napansin nyo na ba kayo sa sarili nyo na parang meron kayong gustong-gustong bigyan ng pasalubong, pakainin, bigyan ng regalo. Kapag yung taong yun ay talagang sobrang pasasalamat, halos halikan ka na, kargahin ka na, kulang lalang pumasok siya sa loob ng katawan mo dahil sa sobrang gratitude niya. Diba ikaw mismo na nagbibigay, nakikita mo yung saya niya, diba? Kayo nga, binigyan na kayo ng kahit ano, tapos nagre-reklamo pa rin kayo. So, para kayo ay marirelease yung stress nyo, you also practice gratitude. Huwag kayong mahihiya to say, yan nga yung tinuturo ko sa mga kabataan, pati mga anak ko, no? Na you have to practice gratitude. And always, always say thank you, di ba? Hindi lamang sa mga taong tumulong sa atin, pati na rin sa mga taong nagbigay sa atin ng leksyon. At kailangan panoorin ito. Ayan, it's 5:21, guys. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa Babaeng Dragon, Margo Dragonesa, para sa travel wishlist.
sa DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Hanggang sa muli, next week po ulit tayo. So relax na lang kayo mga kabayan. And let me share a beautiful sunset sa mga taong hindi pa lumalabas ng bahay dyan. At kung gabi na po sa Amerika, yan po ang ating Morong Bataan sunset. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ng DZME 1530-1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Shout out kay Arsenio Gaitos kahit na late ka. What I'm showing you sa mga nakikinig po sa radyo ay ang magandang sunset ng Morong Bataan. It's now 1:22 ng umaga, Sunday daw sa Los Angeles, California. Shout out sa iyo, Arsenio Gaitos. Kahit na huli ka, thank you very much sa iyong pag-tune in. Ito po ang babaeng dragon, Margo Dragonesa, para sa travel wish list. Take me back in your arms, Manila. Para po sa DZME 1530-1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. And ako po ay magpapaalam na at namumula na ang ating mainit dahil sa apoy. Yan. Maraming maraming salamat po sa mga nag-tune in at sa mga kababayan ko. Huwag niyong kakalimutan ng habilin nyo at habilin ko, okay? Salamat, Estrelita Obanita, at maraming maraming salamat muli. Next week, Sunday, I will be in the studio. Ayan, magpapaganda tayo. Susubukan ko mag-invite ng makeup artist. Ayan, diba? Kahit umaga, hapon, gabi, maganda pa rin ang Pilipinas. Ito po si Margo Dragonesa. Para sa travel wish list sa DZME 1530-1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Thank you! Bye!